itong sinasabi ng Biblia na blessed hope o ang rapture sa pamamagitan ng pagdating ni Kristo sa alagaan. Naghihintay ang Panginoong Jesus sa kanyang mga pinili sa ulap. Ano ang ibig sabihin ng rapture? Bakit kaya paparito ang Panginoong Jesus? Kailan siya darating? Hindi po ito ang pangalawang pagdating ng Panginoon o ang second coming. Alamin ang katotohanan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito po muli si Teacher Ada sa ating bagong programa, ang Bakit Kaya Alamin ang Katotohanan. Mga kabanata mula sa Biblia, kadalasan mahirap maunawaan at hindi kayang arukin ng ating kaisipan. Ang inyong lingkod po ay gumawa ng isang pag-aaral upang sagutin ang mga tanong na bakit kaya? Dahil makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. John chapter 8 verse 32. Subalit bago ang lahat, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po tayo at pindutin ang bell upang makatanggap ng notification sa mga susunod na kabanata na ating tatalakayin. Ang bakit kaya? Alamin ang katotohanan. Ano ang kahulugan ng rapture? Alamin po natin. Ang salitang rapture ay literal na kahulugan ng Latin na salitang rapto. Ang ibig sabihin ay biglang dalhin sa itaas. O sa mas malinaw na kahulugan ay dadagitin at dadalhin sa itaas. Kaya ayon sa World Book Dictionary, rapture is a feeling of being lifted high in mind and in spirit. It also emphasizes being filled completely, taken up, in feeling of delight and blessedness. Bago natin talakayin ang rapture na mangyayari pagdating ng Panginoong Jesus, balikan po natin ang dalawang tao na katawan, kaluluwa, at espiritu na umakyat sa kalangitan sa panahon ng Old Testament. Sila pong dalawa ay na-rapture. Ang una ay si Enoch, na umabot siya ng 167 na taong gulang. At sa buong panahong iyon, ay kasama nga niya ang Diyos. Pagkatapos, nawala siya at inuwa siya ng Diyos. Matatagpuan sa Genesis chapter 5, verse 23 and 24. At pagkatapos ng 25 centuries na nakalipas, ay mayroon namang isang taong nagngangalang Elias. Ay iniakyat din ng Diyos sa langit na hindi rin nagdanas ng kamatayan. Noon magkasama sina Elias at Eliseo na isa ring propeta. Sila ay naglalakad. Sa pangalawang hari, chapter 2 verse 11, ay ito ang sinasabi. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karuwahing apoy na hila ng kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ang dalawang propetang ito ay naglingkod sa panahon ng kaguluhan at hindi lubos ang katapatan sa Diyos. Marahil may tungkulin sina Enoch at Elias na gampanan ay naharap at ito'y napakahalagang tungkulin at sila ang napili ng Diyos. Ang pagdating ng Panginoon, dumako na tayo sa bakit kaya darating ang Panginoong Hesus. Kailan ito mangyayari? Anong oras? Saan dako ng mundo? Ang sagot ko sa inyo ay simula ngayon. Kahit anong oras, kahit anong araw, mangyayari ang kaganapang ito. Maaaring sa bahay, kumakain, sa trabaho, nagbibiyahe, kahit anong ginagawa mo, kahit saang dako ng mundo, dahil ito ang sabi ni Apostol Pablo. Ito po ay imminent. Ang ibig sabihin, maaaring bukas, sa makalawa, walang sinasabing takdang oras. Subalit, ito po ay darating. At sa araw na ito,
kasabayang malakas na tunog ng tinig ng Arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay at nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay ay titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin na papawirin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Matatagpuan sa Unang Tesalonica chapter 4 verses 15 to 17. Ang pagkakataong ito ay isang pag-asa sa mga tao na may buhay na walang hanggan. Itinuturing ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya na namatay ay tila natutulog lamang. Hindi ang kaluluwa at espiritu, kundi ang katawan. Sa pag-akyat ng mga mananampalataya ay magtataglay ng glorified body na kawangis ng Panginoong Jesus. Babaguhin tayong lahat sapagkat ang katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng katawang hindi na nabubulok at ang katawang namamatay ay hindi na mamamatay. Sa isang kisap mata, ikaw at ako ay mawawala. Kaya dapat tayong manabik sa pagdating na muli ng Panginoong Jesus upang makaligtas tayo sa darating na matinding kahirapan na magaganap sa mundo. Ito ang 7 taong paghihirap o tribulation. At sa kabilang dako, tayo ay mga estranghero lamang sa daigdig na ito. Ang langit, sa piling ng Panginoong Jesus, ang siyang tunay nating bayan. Subalit, maririnig kaya ang tunog ng trompeta at tinig ng arkanghel ng mga taong hindi nananampalataya kay Kristo? Kung maririnig man nila, ay hindi nila alam ang pangyayari maliban sa mga nagbabasa ng Biblia ngunit ayaw tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Mangyayari ang milyong-milyong tao na mawawala kaya magkakaroon ng kaguluhan at pag-alala ang buong sangkatauhan. Sa himalang mangyayari. Ang rapture, reunion ng mag-anak. Sa pagdating ng Panginoon ay makakapiling din natin ang ating mahal sa buhay at ang ating mga kaibigang namatay. Ang kamatayan ay nagpapahiwalay. Subalit ang Panginoong Hesukristo ang magbubuo na makatagpumuli ang ating mga mahal sa buhay. Datapwat, paano ang mga hindi pa nakatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas? Sapagkat ang kaligtasan ay ang pagtanggap at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kailangan nilang ma-examine ang kanilang mga puso upang maging handa sa pagsalubong sa Panginoon. Sapagkat ito ang ating dakilang pag-asa upang makapiling siya sa buhay na walang hanggan. Ang paghuhusga sa mga mananampalataya. Ang paghuhusga ay magaganap pagkatapos ng rapture. Hindi po tayo huhusgahan sa kasalanan. Tayo po ay iipunin sa langit at huhusgahan ng Panginoong Jesus. Ayon sa 2 Korinto chapter 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Hindi po lahat ay makakatanggap ng gantimpala, subalit hindi mawawala ang kanyang kaligtasan. Ayon sa 1 Korinto chapter 3 verse 15, nakasaad dito ang, kung ang gawa ng sinuman ay nasunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Kaibigan, dapat maging handa ka sapagkat darating ang Panginoon sa oras na hindi mo inaasahan. Maiksi lamang po ang buhay. Tinakda sa mga tao ang minsan lamang mamamatay at pagkatapos, paghukom. Hebrews chapter 9 verse 27. Ito po si Teacher Ada.
Mag-comment po kayo. Mag-subscribe, like at share. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bakit Kaya? Alamin ang katotohanan. Ang susunod po nating tatalakayin ay ang Second Coming of Christ. Abangan po natin dahil sequel po ito ng Rapture. Stay safe. Bye-bye. God bless us all. Thank you for watching.